Iginiit ni Senador Richard Gordon na posibleng magamit sa pang-espiya at panunuhol ang higit 30 bilyong pisong ipinasok ng mga Chinese dito sa Pilipinas. Aminado naman ang Bureau of Customs na hirap silang pigilan ang pagpasok ng foreign currency sa bansa. Nagbabalita si Mian Los Paños. 32 bilyong piso. Ganyan daw kalaki ang pumasok na pera sa bansa mula sa mga Chinese nationals at sa mga Pinoy na ginagamit nilang dummy. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Richard Gordon, posibleng magamit ito sa illegal na gawain gaya ng pang-iespiya at panunuhol sa mga opisyal ng gobyerno. Pwedeng bumili ng destabilization program. Pwedeng magbayad ng mga tao na magdadala ng armas, gugulihin. Ayon sa Bureau of Customs, agad nilang inaresto ang mga individual na nagpapasok ng malaking halaga sa bansa na hindi idinedeklara. Pero aminado silang hindi nila mapipigilan ang pagpasok ng foreign currencies, lalo na kung deklarado naman ito. We do not have any authority to arrest them or seize the currency that they are bringing in, sir. They are not the subject of further investigation, sir. For us to be able to look for other violations that they may have committed. Sumulat daw ang BOC sa Anti-Money Laundering Council noong Oktubre kaugnay sa nangyari. Ang tanong tuloy ng Senado, bakit naging mabagal ang sagot ng AMLAC dito? That bureaucracy at its worst form. Don't you think you should correct that, Attorney Lacerra? Paliwanag naman ng AMLAC, hindi basta-basta masasabing money laundering ang nangyari. The burden of proof is on the government to prove that he's smuggling? Yes, Mr. Chair. Smuggling? I didn't say money laundering. Mr. Chair, I beg to disagree with due respect to the chairman that this is a smuggling of cash because for smuggling to kick in, and I'm not an expert, I admit, on custom laws, but based on our discussions with the Bureau of Customs, currency is not a dutiable goods, and that is why bringing in is not something that you will impose a customs tax or duties on those currencies, Mr. Chair. It doesn't matter. You're trying to prevent a very, very bad problem to come in, and under the principle of the police power to protect the welfare of the state, you can argue so many things just to forfeit, just to interdict. I don't see any enthusiasm on the part of the Money Laundering Council to really make this thing work. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Nakatakda namang ipasampina ng Blue Ribbon Committee ang tinatawag na Rodriguez Group na di umano'y ginagawang dummy ng mga Chinese nationals para magpasok ng malalaking halaga ng selapi sa bansa. Para sa 1PH, Mian Los Baños, News 5.